Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng Shopee try... Ay, mali. Gagawa tayo ng Shopee clothing try-on haul. Ang arctic ko dun. So, ayun na nga. Umorder ako ng mga clothing items sa Shopee. Umorder ako ng mga clothing items sa Shopee and papakita ko sa inyo. And ito, try on ko din siya. So, bumili lang ako sa dalawang shops lang. Ang pangalan ng dalawang shop na yun ay swim_shop. So, doon, umorder ako ng mga swimwear. Kahit hindi naman kami magbabakasyon. Umorder lang ako. Bakit ba? At sa abubot_ph. So, ayun. Yung mga majority ng na-order ko or in-order ko ay mga ano lang siya, mga tops and mga staple plain tops, yung parang madaling mag-ibagay sa iba't ibang piece ng clothing. In-order ko pala to before quarantine, tapos dumating din siya before quarantine. Ngayon ko lang siya na-film kasi ngayon ako nagka-time. Let's proceed with the haul. Dito sa isang shop, meron akong na-order na isang swimwear. So, ang tawag dito ay Sassy One Piece Bikini. Lalagay ko na lang dito yung picture niya sa shop at saka kung magkano siya and everything like that. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Ang kinuha kong color ay mustard. Meron pa siya iba't ibang mga kulay. Hindi ko na alam. Basta kayo na lang tumingin. At saka lahat ng mga items na papakita ko sa inyo, ilalagay ko din sa description box. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ang nipis-nipis lang nito, para lang siyang mga ano, mga tela sa Changi, ganun. Pero yung presyo niya din naman kasi pang Changi din. So, ayan, ito na nga yung Catherine na sleeveless turtleneck and yung kinuha ko ay white. Wala, very plain lang siya. Bagay ito sa kahit anong pangbaba. Parang pwede siyang yung mom jeans, pwede din siyang regular jeans, pwede din palda, short, kahit ano, bahala ka na sis. So, ayan, ganyan yung tsura. Very cute and simple. So, ang next item naman natin ay itong pang-wadera talaga. Ang tawag dito ay backless bralette crop top. So, sabi nila, ano daw to, crop top. Eh, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ganyan siya. Tapos, itatali mo siya sa liig. Ganyan. Bagay to sa beach. Ang kinuha kong color for this one is maroon. Hindi pala, mustard pala yung kinuha ko nito. Pero, sabi ng seller, out of stock. So, minessage na naman ako. So, that's very nice of her. And, maroon na lang yung kinuha ko. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tingnan niyo yung buhok ko, eh, palo. Ito, wala siyang padding. Mas maganda sana kung meron siyang pads. Kasi, pag nag-bra ka dito, nakikita pa rin siya. So, ang next item po ay itong, para ko naglalay. Mine! Itong Celine na gingham mini dress. Yan yung pangalan niya sa shop. And yung kinuha ko ay green. So, para lang itong yung ano, one piece na top. Straight cut din siya. At saka yan, ganyan yung itsura niya. Ito ay fitted siya, para siyang bodycon dress. Pero yung itsura niya, yung print niya parang tablecloth. Maganda to pang layering, basta dark yung nasa ilalim. Yung parang ilagay mo siya ng t-shirt sa ilalim, ganun. Yung mga tela nila, para-pareha lang kung nagtataka kayo. Sunod na item ay itong pastel na crop top. Ayan, yung kinuha ko ay mustard. Ayan, nakikita niyo naman din. At ito ay knitted fabric. Ganyan yung itsura ng ano, tela niya. So, yan. Ito, para siyang ribbed yung kanyang ano, texture. Tapos, medyo iba siya sa picture kasi... Tapos, medyo cropped din siya. Diba? So, ang next po na item ay ito. Hindi ko alam bakit ko ba ito binili. Ang ganyan na... Hindi nga ito yung cute color na binili ko. Pero sabi din ng seller, out of stock daw. Kaya, ito na lang. So, ito na nga po. Ganyan yung itsura niya. Para lang din siya yung ano, straight cut na tube top. Ganyan. Yan, ito, ang kinuha ko dito yung rust, pero yung dumating ay maroon. Pero yeah, pwede na siya. Medyo maluwag siya, tapos crop, kaya medyo mahirap siya i-tuck in, kailangan high-waisted. Pero, bongga na din. Yan. At susunod, ang damit ni Emerald.
Aray ko! Ang next po ay itong Uniqlo-inspired colorful crop top. Ayun, sobrang liit niya po, mga sister. Hindi ko alam ko. Kasya naman siya sa akin, pero sobrang sikip. Ang binili ko pong color, ay pinili kong color is yung skin tone. At tsaka, yan, ganyan lang itsura niya. Very cute yung color niya, nakakapute. Masikip nga lang siya, pero para sa katawan ko naman, medyo okay lang naman siya. Basta, yung pangbaba mo dapat maluwag para mabalanse siya. Yan. Staple din to. Pwede na to pansin ba? Ang susunod po, Lovey na pastel turtleneck crop top. And yung kinuha ko yung black. And ganyan na itsura niya. Yan. Crop top lang siya na itim na turtleneck. Ito medyo maluwag sa akin pero very very light lang. Tapos ang hirap nito suotin sa may leeg kasi ang laki ng ulo ko. Pero tanggapin na lang natin. So, yan. Bagay din to sa pants, jeans, or boyfriend jeans. So, mas makapal yung tela niya compared sa ibang mga items na nabili ko. So, yan. And last item from this shop is called the Print Sexy Mini Dress. Ito para lang siyang duster talaga. Pero, pag bagay din to ng layering ng puti na basta kahit anong light colored na pang ilalim. Para hindi siya masyadong revealing tingnan. And medyo manipis din to. So, ito din, parang bodycon din yung ano niya. Meron lang siyang mga print-print na cherry and everything. Magpo-proceed na po tayo sa next shop na nabilihan ko. At ang tawag doon ay swim underscore shop. So, unahin ko muna yung mga hindi swimwear na nabili ko doon sa shop. Bumili ako ng dalawang socks doon. So, unahin muna natin to. Ang tawag sa kanya ay SS Korean Socks, Mid-Cut Sock, Baseball, Foot Socks, Iconic Socks. So, diba? Ang haba ng pangalan niya. Pero medyas lang naman siya. So, ganyan yung itsura niya. Meron lang siyang dalawang linyang ganyan. Tapos, medyo mahaba hanggang, ano siya, hanggang lampas ankle. Tapos, yung color niya ay mustard. Bagay to sa ano, puting sneakers, diba? Ito, nakaka-dismayo siya. Pero, sa ang pangalan nito ay SS Korean Socks Cat Design Iconic Socks. Ankle Socks Foot Sock. So, yan. Hanggang, ito naman, hanggang ankle lang talaga siya. Bagay to sa mga rubber shoes. Ito itsura nung nasa PIC website. Pero, yan. Meron lang siyang pusang ganyan. Yan. Tapos, yun, kinuha ko white. So, the next few items na natitira na lang ay yung mga swimwear. So, meron akong in-order na apat na swimwear. Itagalin natin yun. So, unahin muna natin tong one piece. Ito lang yung one piece na nakuha ko. So, ito yung itsura niya, ganyan. Very cute yung color and everything. So, ito din ay padded. Tapos, makapal din yung tela niya. Maganda siya. Pero, ang problema dito, maluwag siya sa pambaba sa akin. Kasi, wala akong masyadong puwet. So, medyo maluwag siya. Pero, sa taas, saktong-sakto lang siya. Ang tawag dito ay classic trending fashion swimsuit design padded. So, ang kinuha kong variation is yung A4, which is parang siyang mustard na floral. Tapos, meron lang siyang lining na parang white para mukha siyang structured na swimsuit. Swimsuit na to. Ang pangalan niya ay Ribbon Tie Sport Bikini Swimsuit. Ayan, ganyan yung itsura niya. Padded din to. Ganyan lang itsura niya. Ayan, tapos itatali mo siya sa may harapan. Ganyan. So, ganyan yung itsura niya. Alam. At yung color na nakuha ko ay caramel yung nakuha ko. And yung pambaba niya, ganito lang itsura. Pero okay lang naman. Ganyan. Sobrang tanga niya, diba? Bonggam-bongga siya. Tapos ang cheeky din niya sa may puwet. Pero ito, high-waisted lang siya. Tapos para lang sila ng material. Tapos, yun. Baka i-adjust ko to ng onte dito para hindi masyadong tanga siya. So, yan. Saktong-sakto lang yung fit nito sa katawan ko. Pero, stretchable naman siya. So, ang next, second to the last na na-item in this haul ay itong another swimsuit din siya. Pangalan naman nito ay two-piece sports high-waist bikini swimsuit. Ayan, ganyan siya. Ito para lang siyang kabaliktaran nung isa. Yan. Sa likod naman to tinatali. Tapos, ganyan lang itsura niya. Ganyan lang, ganyan.
very cute. Ang kinuha kong color nito ay mustard. Tapos ito din padded siya. Pare lang sila ng tela nung una. At yung pambaba niya naman, ganito yung itsura. Pareha lang din nun. Pero ito natahi ko na. Tingnan mo, tinahi ko. Para hindi siya mas tangga, tapos hindi siya cheeky. Maganda rin yung top yan. Yeah. So, yan, ang cute. High-waisted pa din naman siya. Tapos, ganun din, parang nai-stretch. Wala kasi itong size. So. And yung last item for this haul ay itong, ang pangalan niya ay Korean Combi Tube Two-Piece Swimsuit Swimwear. Ayan, ganito yung itsura niya. Yung kinuha ko is yung A4. Ayan, ano lang siya, simple lang siya na tube top na padded. Ito, mas maganda yung tela niya, mas makapal. Ayan, saktong-sakto lang to sa akin. Tapos, yung itsura niya, meron lang siyang red na lining ineme root. Mas maganda yung tela nito. Ito, mas hindi siya stretchable. Pero, mas makapal yung tela niya. So, ayan. Hindi ko na ito try on kasi nakakaya mag-try on ng two-piece. So, sana nag-enjoy kayo and if ever may mga gusto kayo, may mga nagustuhan kayo, ilalagay ko na yung link sa baba. So, that is it for this video, guys. I hope you enjoyed. And, don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you on my next one. Bye!